Sangayon po sa memorandum ng ating presidente, nakaka-issue lang ngayon lang po, kinakailangan po bumuo ng task force na kabibilangan po ng Ombudsman, ng Commission on Audit, ng Civil Service Commission, ng Office of the Executive Secretary, kasama na po sa USEC Kitain at iba pong ahensya pa gaya ng PACC para po mag-imbestiga, maglitis, mag-suspend, mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw dyan sa PhilHealth. Dati-rati po, paulit-ulit nag-iimbestiga ang Kamara at ang Senado, wala pong nangyayari kasi wala pong kapangyarihan ng preventive suspension. Ngayon po, ang imbestigasyon na ito, kasama na po ang preventive suspension. So mga kababayan, huwag po kayong mag-alala, nakinig po ang ating presidente at umakto, bagamat wala pa pong mapapatunayan sa lalong mabilis na panahon, meron naman pong preventive suspension na mapangalagaan ang kaban ng PhilHealth. Secretary, dun lang po, since you mentioned that we had this breaking news that the President is ordering a task force to investigate the anomalies in PhilHealth. We presume nakarating na po kay Pangulo itong mga allegation and revelation sa Senate hearing about PhilHealth. We're interested to know, Secretary, ano po yung naging initial na reaction ng Pangulo? Is he surprised or is this something that the President is learning just now or something that he somehow knows already in the past, sir? From the wordings po of the memorandum, mukhang exasperated na po ang presidente, no? Kasi napakadami na pong imbestigasyon na ginawa ng Kamara at ng Senado dito sa PhilHealth, pero wala pa rin po nangyayari dyan sa PhilHealth. Kaya binabuti na niya na itong sa memorandum niya, binigyan niya ng kapangyarihan hindi lamang para mag-imbestiga, hindi lang para maglitis, kundi para mag-impose ng preventive suspension doon sa lahat ng mga inaimbestiga sa PhilHealth. No? Hindi pa po kasi nangyayari ito, at habang nananatili po dyan yung mga iniimbestigahan, meron din silang mga pagkakataon na pakialaman ng mga ebidensya, itago mga ebidensya kung hindi ito sirain. No? So tingin ko, as a lawyer, si Presidente is exasperated. Gusto na niyang matigil talaga itong korupsyon sa PhilHealth, at gusto na niya na talagang mengipin itong task force na binuo niya. At pansinin niyo po, ang composition po nito, hindi lamang po si Department of Justice Secretary Maynard Guevara na mamumuno nito, kasama na rin po dito ang Office of the Ombudsman, ang Commission, yung Commission on Audit, ang PACC, at yung tinalaga niyang USEC ng Office of the Special Assistant to the President na si USEC Kitain ay kasama rin po sa investigasyon nito. So this is not an ordinary investigation. They will in fact exercise the power of preventive suspension and lifestyle check. So ang mensahe po sa mga buwaya ng PhilHealth, tapos na po ang maliligayang araw niyo dyan. Goodbye. Kasama po natin si Yusek Verhere. So kung meron po tayong katanungan kay Yusek Verhere, ha, nandyan po siya. Sir, so we're expecting heads to roll. And at the same time, sir, sabay-sabay ko na sir yung mga question about PhilHealth po, no? There's this common sentiment na bakit daw po ganito yung situation na sentiment na, like for example, napabalita in the past few months na may nakulong dahil sa pagnanakaw ng dalawang data ng launch and meet. And kapag small time na magnanakaw, grabe daw po yung parusa and panghihiyang dinarana. Samantala, yung mga big time na nagnanakaw, let's say corrupt officials, parang dinagas mukhang nag-ini-enjoy lang po nila yung buhay and they seem to get away with what they're doing. How does the palace wish to respond to this? And at the same time, sir, ano po yung plano ng government dun sa allegation na posibleng mabankrupt yung PhilHealth by next year? Well, una-una, I don't think that's a fair statement, no? Early on sa administrasyon ni Presidente, ang una-una niyang tinanggal ay yung aktibo sa kanyang kampanya, no, na naging kalihim ng Department of Interior and Local Government. Tinanggal din niya yung kanyang opisyal na tagapagsalita noong kampanya, no, sa National Irrigation Administration. Napakadami ko na pong sinabi na tinanggal. Meron siyang tinanggal sa SSS. Nagalit pa sa akin yung tinanggal yun sa SSS. Akala nila ako lang nagsasalita. Gaya ng sinasabi ni General Morales na I don't speak for the President. No? So marami na po yung mga opisyales. Dahil ang pangako naman po ng Presidente, zero tolerance sa korupsyon.
Kaya nga po ulitin ko, nung dinidispute ako ng mga PhilHealth na wala raw akong authority na magsalita para sa Presidente, ito na po ang patunay. Nagkakaisa po kami ni Presidente bilang kanyang tagapagsalita, zero tolerance to corruption. Huwag po kayong magkakamali. So that's not a fair question, I think, dahil hindi po natotolerate ni Presidente ang corruption. Pag nakakarating sa kanya, sibak, sibak, sibak. At napakadami ko na pong na-anunsyo na sibak. Ang feeling ko po, executioner na ako ng mga taong gobyerno, taga-anunsyo na kung sino na naman ang sisibakin. And I will be delighted to announce in due course kung sinong sususpindihin at sino ang sisibakin sa PhilHealth. That would be the most delightful experience in my career as presidential spokesperson. Pangalawa po, yung tanong ninyo ay ano yung tanong na pangalawa, Trish? Sorry, carried away ako dun sa una mong tanong, ha? Yes, sir. How does the palace wish to respond dun sa allegation na posibleng mabankrupt daw po yung PhilHealth in the next? Ano po yung magiging natin to avoid this po? Okay, bilang pangunahing otor po sa mababang kapulungan ng universal healthcare, hindi po mangyayari yan. Eventually, PhilHealth is guaranteed by government. Kung hindi po sapat, gobyerno po talaga ang magdadagdag ng budget sa PhilHealth galing po sa kaban ng taong bayan. Bagamat kinakailangan po natin dyan sa PhilHealth, mga taong mangangalaga ng mabuti ng pera ng kaban ng bayan, lalong-lalo na yung kontribusyon ng mga miyembro niya at yung mga subsidy na ibinibigay ng national government. Hindi po natin papayaga mabangkarote ang PhilHealth kahit ano po mangyari. Yusek Rocky. Okay, good afternoon, Secretary Roque. Ang first question, galing po kay Arian Meres ng PNL, opo ito, PhilHealth has the President spoken to General Morales regarding the alleged corruption. And ano daw po action ni President the PhilHealth corruption controversy? Emic na po, binuo ng Presidente itong task force na ito na meron pong ngipin, no? Dahil meron siyang power to investigate, prosecute, suspend, and punish. Well, ang punish po siyempre matapos po magkaroon ng paglilitis sa hukuman. Secretary, kung nakausap daw ng Presidente si General. Muta ng academic na po, ang Presidente po ngayon ay mas concerned doon sa pangangalap ng katotohanan. At siguro po dahil lang ginawa na nga po niya ay isang legal remedy, eh wala na pong dahilan naman, no, kung para pakausapin si General Morales, no. General Morales and the rest of PhilHealth will be given their day in the task force. Their positions will be heard and all the evidence will be processed by this body composed of the DOJ Secretary, the Ombudsman, the COA, Civil Service Commission, PACC, and USEC Kitain. Tanong po mula kay Francis Wakefield ng Daily Tribune. Ang una pong tanong ni Francis ay nasagot na niyo about PhilHealth. Basahin ko lang po yung first part na sinabi niya dito, yung reaction daw po ni Senator Pamphilo Lacson criticized President Duterte once again regarding daw po sa corruption that is eating PhilHealth. He said the President should go through the transcript of the Senate hearing on alleged irregularities in the agency. Ang second question po ni Francis Wakefield, where is the President right now and when is his next address taking place? Pwede kaming makahingi ng schedule niya after this week and the next week. Unang-una po dun sa sinabi ni Senator Lacson, pagbigyan po muna natin na gumana itong binuong task force na ating Presidente dahil napakalaki naman po ng ngipin na ibinigay ni Presidente sa task force na ito. Ang sabi ko nga po, it's a matter of time bago natin i-anunsyo kung sinong masususpinde, kung sinong masisibak, no? So hayaan muna natin na umusad yung proseso at saka yung task force na binuo na ating Presidente. Ang susunod pong broadcast natin ay sa siyudad ng Davao. Magkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente kasama pong piling ilang mga miyembro ng IETF sa araw ng Lunes. Pero sa Lunes po,
Dito pa rin tayo sa Will Tower. Sa Tuesday po, ang press briefing natin will be from Davao City. Question from, may dalawang tanong po, si Luel Requilman of Banat, Pilipinas News. Mula po ito sa Davao. DSWD announced recently na 14.1 million lang po ang bibigyan nila ng SAP second tranche after cleansing their list of beneficiaries. It includes 3.2 million na lang po sa wait listed instead of 5 million. Hindi po ba dapat humanap ang DSWD na ipapalit sa mga inalist nilang hindi qualified, lalo na sa mga wait listed? Kasi klaro naman daw po ang instruction from the president to include 5 million wait listed. Considering na marami pa talagang hindi napili ng DSWD na mga mahihirap, di ba may fund allocated naman daw po na for the 18 million, so dapat po ba pakita nila yung mga inalist nila sa listahan? Tama po yan, hindi po dapat, hindi po imposibleng mangyari yan dahil ang bayanihan we heal as one act po ay malinaw, no, na kinakailangan magbigay ng ayuda dalawang beses sa 18 million beneficiaries. At dapat po punuan ng DSWD yung natitira pang beneficiaries under the second tranche of SAP. Pero i-anunsyo po natin kung ano maging desisyon ng DSWD dyan, but they are bound to comply with the law to give the ayuda, the second ayuda sa 18 million beneficiaries. Yung second question po niya, financial service providers chosen by DSWD and BSP are charging 50 pesos daw po as transaction fee na ibabawas sa makukuhang ayuda ng mga beneficiaryo. Hindi po ba masyado itong malaki as service fee considering na millions of beneficiary na po ang kakaltasan ng tig 50 pesos at marami na sana ang madadagdag sa mabibili ng ating mga kababayan sa halagang ito? Hindi ko po alam kung anong sagot dyan. Hindi ko po alam kung magkano talaga magparemit, kung ikaw ay magpaparemit using this business entities. Pero I think ang DSWD naman po took steps to ensure na pinakamababang rate po itong ibabawas sa mga beneficiaries ng ayuda.